All right, so let's have situation 16. The bridge girder shown is to be analyzed using highway moving loads consisting of concentrated and uniformly distributed loads. Sinabi niya yan sa data, but anyway, wala namang ganyan, no? Sa tanong, sa problem. So given dimensions, ilagay lang muna natin yung mga dimensions. Internal hinge yung point C natin. That means there is no bending moment. For maximum reaction at A, what is the length of the beam should be applied with uniformly distributed load? So, ilan yung uniformly distributed load nilalagay natin para maximum si A? The same question but sa number 47 si D. The same question sa number 48 si B naman. So, it is about influence line. Well, ito yung reactions natin. Okay, at A muna tayo. Let's try to analyze what is the use of influence line. Influence line of reaction at A. Paano ba natin ina-analyze yan correctly? Ito meron namang shortcut, no? But discuss lang muna natin. Yung ibig sabihin ng influence line, yung moving load natin, if the one unit moving load, ilalagay natin sa A, paano? Paano yung reaction dyan sa A? Kung andito sa mismo, din sasaluin mismo ni A yung one unit load. So, meron tayong one unit load sa ating influence line. Again, yung influence line natin dito is focused on the reaction at A, phase 1. Kung yung unit load natin, ilalagay natin sa other end, dito sa B, then yung one unit load sasaluin lahat ni reaction ng B. Ibig sabihin, wala na reaction sa A at that time. So, the reaction at A is 0. And it is linear. Paliit ng paliit yan, straight line. Parati talaga yung straight line. Okay, kung mag-move pa yung ating one unit load dito, what will happen to the reaction at A? At tayo imagine, pag mag-move yan dito, yan, at point C, so magiging negative ang reaction sa A. And that is the shortcut, no? 1 dito, kung ito yung pinofocus natin, 1 sa A, 0 sa kabila, then just draw a straight line until the location of pin. Diretso talaga yan. Magiging negative yan kasi kung isipin nyo, pag apply, kung i-analyze mo lang tong beam na yan, dito yung force natin, so magro-rotate yung ating beam pa ganyan. Imagine nyo, kung walang support dito, it will rotate like this kasi ipupus ng force dyan. O kailangan ng downward reaction para mabalik siya. That's why it becomes negative. And again, linear talaga yan yung ating influence line. Makukuha mo yung coordinate dyan by just ratio and proportion. 1 over 20. Okay. This over 5. Ratio and proportion. Diretso ko lang dito. Since it is a negative coordinate, lagyan ko lang ng negative. 1 over 20 times 5. Again, galing to sa ratio and proportion. You have negative 0.25. Okay. And from here, imagine nyo, pag yung load na yan, pupunta dito at D. So, zero na rin yung ating reaction sa A kasi sasaluin na mismo yung reaction na yan dito ni D. Pabalik yan to zero and it is linear. That is the shortcut. This is your influence line. So, ito yung ina-analyze natin. Lagyan natin ng one unit load. Or one, yung influence line. The other member is zero. Connect by straight line until the pin, internal hinge. Kaya kung andito yung load natin, wala nang sasaluin sa A. Automatic yan, babalik to zero. So, tanong dito, for maximum reaction at A, what length of the beam should be applied with uniformly distributed load lang? Galing natin. So, by analysis, bali dalawang beams yung ating ina-analyze. I mean, dalawang cases. When the unit load is in between, span A sila, any length, dito, walang reaction sa D. Tingnan nyo dito, pag putuli natin yung hinge, walang maging reaction sa D. Puro reaction, sasaluin lang ni A or B. Bakit walang reaction zero? Try mong i-analyze yan, putulin mo. Then do moment about C. Walang sasaluin yung D, kasi lahat andito sa beam ABC. Okay?
But if the unit load, of course, ito yung mga reaction natin, RD is just zero kung andito lang mismo sa beam ABC. But if the unit load passed to point C, nagpass na siya sa point C, andito na siya, second case, then meron ng reaction si D. Mag-moment kasi si D, may reaction na si D. Tatanungin nyo, wala na bang reaction dito sa kabila siya? Meron pa rin. Kasi pag ibabalance mo yan, meron ding internal reaction sa hinge. That's the shear at C. Yung shear na yan, ipapasa naman dito sa kabila. That will cause a reaction. Reaction at A. No? Kung andito yung shear natin, baliktad, pababasa yung reaction sa A. Anyway, kinorek ko lang. I mean, ginawa lang natin yung dalawang cases dyan. Separately analyze. Paano yan, sir? Maximum reaction sa A yung gusto natin kunin. Para maging maximum yung reaction sa A, dapat i-multiply mo yung uniform load doon sa area ng yung ating influence line. This is positive area, tawag sa area 1, tawag yung area 2. Saan mas malaki? Saan mas malaki yung area? Area 1 or area 2? In terms of absolute value, ano yung mas malaki? Mas malaki yung area 1. Kasi this is 1, no? 1 half of 1 times 20. Ito naman, 1 half of 0.25 times 20 pa rin. Mas malaki yung area 1. So dito lang natin lalagyan ng loading, uniformly distributed load, doon sa malaking area. So the answer will be 20. Hindi natin siya ilo-load lahat kasi magsasubtract yan. Area 1 minus area 2. Liliit yung ating value. Dapat maximum absolute value. So the answer is 20. Okay, ngayon. Reaction at D naman. This time, yung D is here. Okay, shortcut. Analyze just this one. If the load is at D, you have here a 1 unit load. Again, if yung load nandito, itong case na yan ha, if the load is D, so sasaluin mismo ni D yung 1 unit load. If the load, 1 unit load is at point C, isipin nyo, andito yan. Wala nang reaction si D. So, you have here 0. A straight line. That is your influence line. Wala na dito. Wala na dyan. Kasi, if yung load natin, pasok na dito, which is that case, wala nang reaction si D. So, 0 na lahat. Pag andito na yung load natin. Wala nang reaction si D. Itong graph na yan is the graph of the reaction at D kung saan nilalagay natin yung load natin at any point. Okay, again, yung ibig sabihin dyan, if yung unit load andito, 1 siya. If yung unit load andito sa C, 0 siya. So kaya this is linearly and this is your influence line of the reaction T. But if the load is at beam ABC, walang sasaluin yung T. So 0 na talaga yan kahit saan pa natin ilagay dito. From A to C. So, para maging maximum yung reaction sa D, then the answer will be this one. Dito lang natin ilo-load yung uniformly distributed load. Answer is 15. Okay. Next. This one. Actually, hindi ko pala na siya na ano. Hindi ko na siya na tawag dito. Animate. Answer here is 40. So, ngayon. Maximum reaction at B. Maximum reaction at B. So, tingnan mo lang dito. If yung load mo, if yung load natin, that one, 1 unit load is at B, sasaluin niya mismo yung buong reaction. So, you have here 1. Alright? But if the load is at A, wala nang reaction si B. Kasi sasaluin lahat ni A. So, the reaction at B, if the load is here, it is 0. Ganun siya. And just connect that one by a straight line. Papunta doon sa internal hinge. Bakit mas malaki yan, sir? Kasi pag ilalagay mo dito si load, na 1 unit load, that one, lalaki talaga yung reaction dyan. Try mo i-moment. RB times, ilan to? 20. Then minus 1 times 25. Lalaki talaga yan dyan. So, again, yung shortcut lang dyan, dalawang points, yung isa 1, yung isa 0, connect by a straight line up to the end of the hinge. Dito. Ito, makukuha mo yan by ratio and proportion.
So 1:20 equals to this is to 25. So that ordinate is of course positive pa rin sa dito in this case. 1/20 × 25. You have 1.25. Dito, meron pa yan. Kasi kung andito yung load mo, ito, lumagpas siya dito sa C. Pag andito yung load natin, then sasaluin na lahat ng load ni RD. Wala nang reaction sa B. It becomes zero. Okay? Kung andito lang in between, may reaction si B kasi magkakaroon niya ng shear, ipapasa sa kabila. So, the influence line is this one for the reaction at B. Para maging maximum yung reaction sa B, ilo-load natin doon sa lahat ng area. Puro kasi positive yung area. Loaded all throughout the area, W. Okay, so the answer will be 20 plus 5 plus 15. And that is 40 meters.